dito. Liw kayo. Oy! Kamusta kayo? Buti naman po. Welcome. Salamat. Si Miguel! Naku, binata ka na. Upo kayo. Paso mo na ako. Sige. Eh, hintay na lang natin yung in-order kong pagkain, Chang. Ah, salamat. Parating na rin yan. Chang? Eh, bilang retired na ho kayo, naisip ko na ako naman sana ang magtatrabaho abroad. Gusto ko sana maging caregiver sa Canada. Kaya lang, malaking pera yung kakailanganin para sa training, tsaka yung pagproseso ng mga dokumento, eh, wala naman mo kaming naipon na ganong kalaking pera ni Dado. Naku, Perla. Wala akong ganong kalaking halaga. Alam mo naman, itong mga huling taon, lahat ng kinita ko, napunta sa loan ko sa bangko. Nung binili ko ang lupang ito. So, nag-retire kayo nang di kayo nakaipon? Eh... Paano yun? Sino ang tutusto sa mga pangangailangan nyo dito? Eh, Dado, huwag naman natin pag-usapan ngayon yan, ha? Ah. Asan ba yung pagkain na in-order mo? Malapit wala pa. Deliver naman natin. Opo! O, yan na. Pizza delivery. Chang, baka mayroon kayo dyan. Nakalimutan kong mag-withdraw, eh. Magkano ba? 3,000 po inabot, eh. Andiyan na! Ito. Salamat, Chang. Sandali lang. Ito na, Chang. Masarap to. Ang dami naman yan. Oo. Kaya... Siyempre, nandito kayo, Chang. Tsaka unang libre niyo to. Si Miguel. Mamaya na yan, Chang. Miguel. Ligpitin ko lang tong mga kalat, ha? Mukhang matagal mo nang hindi nalilinis tong kwartong to, ha? Tulungan mo kaya ako? Alam mo, yung mga lamok sa sulok ng tatago, ha? Baka madengke ka. Chang! Chang! Kwarto ko ito. Pero huwag po kayong mga alam. Kasi di ba sabi naman ni Papa, sa labas po kayo matutulog? Pero kapag nagbabakasyon ako, dito ako sa kwartong to. Chang, bakit? Bakasyon ba ba't nung pag-uwi mo? Ha, Chang? Hindi naman, di ba? Sige na, Chang. Labas ka na. Doon ka na sa labas matulog. Ano, Chang? Pampira naman yung tiyahin mo. Magre-retire tapos walang ipon? Ano nga naman tayo ba magpalamon dyan? Huwag kang maingay yung bunganga mo. Eh, malay ko ba na walang ipon yun? Kung alam ko lang, eh, di sana hindi ko muna pinauwi yun. Alam eh. Ewan ko sa'yo. Problema mo yan. Magkadugo naman kayo, di ba? Magsama kayong dalawa, parehas kayong inutil. Hoy, ikaw makapagsalita ka ng inutil? Akala mo ikaw lang kumikilos dito para mabuhay tayo. Wow. Ano ba naimbag mo dito, ha? Hoy, kung hindi dahil sa akin, walang tinitirikang lupa itong bahay natin. Ang yabang mo, ha? Pasalamat ka, utu-utu yung tiyahin mo. Kaya nagkalupa tayo. Cha? Chang, pagpasensyahan niyo na si Dado, ha? Nakainom lang. Pasensya na kayo, Perla, Dado. Binuhos ko kasi lahat sa lupang ito, eh. Pero pangako, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Magkatrabaho kayo. Eh, baka mahirapan kayong maghanap ng trabaho. May edad na ho kayo. Dado! Prangka lang ako, Perla. Ang mahal mabuhay dito sa Maynila. Eh... Baka sa probinsya, meron kayong ibang matutuluyan doon. Naku, wala akong mauuwian sa probinsya eh. Wala. Ganito na lang, Chang. Dahil dito ka na titira,
Hindi naman pwedeng hindi ka mag-aambag sa gastusin dito sa bahay. Oo nga, sa inyo itong lupa. Pero hindi naman nakakain to eh. Kaya kailangan mo magtrabaho. Kuryente po. Dado, ayun yung taong maniningil ng kuryente. Chang, bayaran nyo na. Hello, anak. Napatawag ka. May balita ba? I have good news for you. Pumayag na si Mama na dyan ako sa Manila mag-aral. I'll just rent a condo, tapos pag free po ako, pwede ko yung mabisita. Salamat naman sa Diyos. O sige, bistahin mo ako pagdating mo, ha? Okay, Nay. Basta ililibot niyo ako dyan sa Manila. Sige. O sige, basta magkita tayo. See you soon. Bye-bye. Mag-ingat lagi. Kayo din po. Miss na miss ko na kayo. Can't wait to see you, Nay. Chang, nakita niyo ba may assignment ko? Ito ba? Nandito? Chang! Sa susunod, huwag naman kayo linis na linis at nangyayangiram ng mga gamit. Kanina umaga pa inahanap to eh. Pasensya na, Miguel. Hindi kasi ako sanay sa maduming bahay, ha? Pero hindi mo ako kailangan sigawan. Pwede tayong mag-usap ng maayos. Akala ko kasi, inaayos ko lang naman, hindi ko naman... Ano bang pakialam mo? Ano bang pakialam mo kasi, ha? Bahay naman namin to, ha? Nakikita na ka lang dito. Miguel, wala kang respeto. Chang naman kasi. Kasi naman yung bata kanina pa nagahalubog, wala man lang kayong sinasabi. Pwede naman kasing magtanong kung minsan. Pero yan ang problema eh. Kung minsan, akala natin nakakatulong tayo, pero nakakaperwisyo. Perla, tinuturoan ko lang yung anak ko. Anak ko yan! Ako nang bahalang magdisiplina. Hindi ka na, Miguel. Samahan mo ako mamalengke. Okay ka lang, anak? Nak. Bakit, nak? Anong nangyayari sa'yo? Chang? Chang, nilagyan niyo ba ng hipon tong ulam? May allergy itong si Miguel sa hipon eh. Anak? Parang wala naman ako napansin na hipon sa sobrang. May hipon. Ha? Maliit lang. Bakit mo naman? Hindi wahiwa ko, kaya siguro hindi niyo napansin. Eh, pasensya na, hindi ko kasi alam na may allergy si Miguel. Miguel, Chang, may allergy itong bata eh. Na, alika na, alika na, tara. Alika na, takbo natin sa hospital. Ba't naman? Ano siya yung bata eh? Sana po walang masamang nangyari kay Miguel. Pagalingin niyo po siya. Chang! Dado, kamusta si Miguel ha? Okay na ba siya? Dado! Pero wisyo kang matanda ka eh. Alam mo ba yun? Saan kami ngayon kukuha ng pang-hospital, Miguel? Ha? Nakakumpay siya ngayon sa hospital? Wala kami ka pera-pera! Ayaw ka! Alam mo, hindi kumakain ng hipon dito. Lalagyan mo ng hipon! Dado! Ito lang pera mo? Ha? Tatago ka ba? Halika na! Halika na! Kaya nasa hospital yung anak natin dahil dito! Oo, oh, tama na! Tama na! Tama na! Pag may nangyari sa anak ko, mananakot ka sa akin! Tama na! Ah!
Subukan mong magsumbong sa pulis o sa barangay. Mas lalo kang malilintikan sa amin ni Dado. Siguro naman alam mo na may mga kumpare si Dado sa barangay at may mga connection siya sa police station. Kasalanan mong lahat yan eh. Pati tuloy kami mag-asawa nag-aaway ng dahil sa'yo. Ngayon, pati si Miguel pinoproblema pa namin. Pwisi talagang buhay to. Sa akin na itong telepono mo. Wala nang pwedeng tumulong sa'yo. Pinansya ko yan kanina, nandiyan na yan. Ano? Nagsisinungaling ka ba? Sinunog mo yung plolo ko! Gusto mo yung plansyain ko? Ano? Dado! Ito, sinunog yung plolo ko eh! Bitiwan mo yung plansya! Dado! Buti nga sa'yo! Pumasok ka na! Chang, dito lang kayo sa bahay, ha? At huwag na kayong gagawa pa ng ikagagalit ni Dado. Kasi baka sa susunod, hindi ko na siya mapigilan. Hey, Medi! How are you? I'm already here in Manila. Bakit hindi po sinasagot yung mga text at tawag ko? Atay, salamat at nandito ka na. Anak, kailangan kong tulong mo. Makita tayo ngayon sa rotonda. Ite-text ko sa'yo kung saan yung banda. Nay, are you okay? Bakit parang iba po yung boses niyo? Ikukwento ko, anak, mamaya. Magkita tayo ngayon na, ha? Ngayon na. Oh, okay po, okay po. I'm on my way. Sige po. Sige, salamat. Lintek ka, Chang!
Nay, grabe yung nangyari sa inyo. Are you sure you don't want to go to the hospital? Hindi. Wag na. Pasal lang to. Kailangan ko lang magpahinga. Nay, that's physical assault. Hindi tama yan. I think it's better for you to stay here. And tatawagan ko si mami ko anong pwede nating gawin. Salamat. Salamat. Tiligtas mo ako. Mahal sa'yo. Yung sarili mong pamilya, ang tingin sa'yo, walang kwenta. Walang simpe, pabigat. That's not true. Mahal ka namin ni Mami. Salamat. Kahit hindi ko kayo kapamilya, mahal niyo ako. Pero sina Perla at Dado, nananagot ko sila. Hindi tama yung ginawa nila sa inyo. Magre-reklamo po tayo sa polis. Sabi ni Perla, yung mga barangay Tanon at taga police station, kaibigan nila, makapahamak tayo. Nay, hindi. Sa edad kong to, ang natutunan ko, ipaglaban yung karapatan ng naaapi. Hindi tayo pwedeng tumahimik lang, Nay. Ha? Bahala ka! Ikaw ang maghanap ng pera! Di ba pwede ikaw naman ang dumiskarte ngayon? Ako na naman? Ikaw naman kaya? Makapag-usap ka doon, hindi ko alam! Eh sino nga uutangan ko? Bahala ka, maghanap ka ng iba! Magandang hapon po. Membro po kami ng lupon sa barangay. May pinaabot pong sumon si chairman sa inyo. Ano to? May dumulugo kasi sa amin sa barangay na gusto kayong ireklamo mag-asawa. Kaya inaanyayaan ho kayo ni Kapitan para sa barangay na lang pag-usapan ng problema. Pero wisyo talaga yung tsain mo. Abala lang ho yan eh. Eh kung hindi namin puntahan yan. Ayon ho sa dumulog sa amin, kung wala ho kayong planong ayusin ngayon yan sa barangay, magsasampa siya ng kaso sa inyong mag-asawa. Hindi na po ako magsasampa ng kaso sa pagmamalupit at pananakit nila sa akin. Ang hiling ko lang ngayon ay umalis sila sa lupang pag-aari ko. Ito po yung deed of sale. Pruweba na ako ang bumili ng lupa kung saan nakatayo yung bahay nila. Sa akin nakapangalan yun. Chang. Baka naman ho nakakalimutan ninyo ang sulat na to na pinagawa ninyo sa abogado niyo nung araw. Nakasaad dyan na pinahihintulutan niyo kaming mag-asawa na magtayo ng bahay to. Sariling pera namin ang ginastos namin sa pagpapagawa ng bahay. Kaya hindi niyo kami basta-basta mapapaalis doon. Hindi kami mga squatter. Sige, ayusin natin to. Una sa lahat, may karapatan siyang paalisin kayo doon dahil siya ang nagmamay-ari ng lupa. Pero Mrs. Bonobra, hindi nyo sila basta-basta mapapalis hanggat hindi nyo binabayaran ang mga nagastos nila sa pagpapatayo ng bahay doon. Ngayon, ang kailangan nyo pagkasunduan kung magkano ang halagang babayaran ni Mrs. Benobra sa inyong mag-asawa. Kalahating milyon. Bigyan mo kami ng kalahating milyon na alis kami sa lupang. Ang laking halaga naman nun. Wala akong ganong kalaking pera. Eh, kung wala ako kayong ganong kalaking pera, eh wala rin aalis sa bahay na yon. Opo! Ano to? Dahil ayaw nyo aming kitain sa barangay, kami na sumadya pumunta rito sa inyo. Ano to? 200,000 lang? Eh hindi ba kalahating milyon na napag-usapan natin? May kaibigan kaming engineer. Pina-assess namin yung bahay at yan lang yung halaga nun. Nagkakamali yung engineer ninyo. Sabihin mo sa kanya, mag-aral siya ulit. Ngayon, kung hindi ninyo mabibigay na pagkasunduan natin, pasensyahan na lang tayo.
Minigipit niyo lang ako dahil alam niyo, wala akong ganung klaseng halaga. Yung perang yan, kusang pinahiram ng dati kong amo. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos na may mga taong tulad niya na kahit hindi ko kadugo, nagmamalasakit sa akin. Hindi kagaya niyo, mga wala kayong utang na loob. Lalukan ko! Ingrata! Palalayasin ko kayo dito! Wala kayong mahukuha kayo ng piso! Wala! Makita-kita tayo, Korte! Umayos kayo dito! Umayos ka! Kayo, lumayas! Lumayas kayo lahat dito! Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.